Tapos ito pa yung isa pang raised bed na ano ko. Tingnan niyo guys, parang hindi yata siya pantay pero okay na yun dahil yan lang yung the best na magagawa ko sa kanya. Kasi hindi naman talaga pantay itong lupa na to. Kay Ben. Ikaw yung star of ano, itong ating YouTube. Hello guys! So, good morning! Uulan na naman. So, before umulan, checkin ko na yung ating... Lagi ko itong chine-check every morning. Kasi nga, excited ako. Okay, ang laki na ng mga peppers. Kahit yung from seeds. Ano sila ha? Maganda, maganda, maganda. Itong si Garillias, napakabagal! Ang bagal na guys. Uy, may bulaklak na to. Ito yung hindi ko alam kung anong klaseng squash. Uy, ayun pala. Ito yung ano, mystery squash kasi basta lang siya sumibol. Ayan, hindi ko alam kung ano yan. Baka zucchini to. So, yan ang ating hardin. Ito guys, peach. Hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay actually dito sa ating backyard. Hindi ko pa alam. Wala pa akong idea. Pero malaki na siya. Parang baka mahirapan na akong i-transfer siya guys eh. Kasi lumaki na kagad. Kasi super healthy nitong wood chips. So, ang liit lang nito nung nakuko. Tingnan nyo, ilang months pa lang. Ala. So, ngayon, baka ibaon ko na rin yung buong container. Ano? Ala, hindi ko talaga alam kung saan ko siya ngayon ilalagay. Ito guys yung sinasabi ko. Tinanggal ko yung tip nito. Yung top. Tingnan nyo, may sumusulpot siya na ito. Yun ang kailangan nyo. Ito. Kasi magsasa ngayon. Ito pag lumaki rin tong raspberries. Yari. Hindi ko na rin may i-transfer. Napakatinik pa naman ito. So, hindi ko alam gagawin ko. Dito na lang kaya yan sa ano. Sa kanyang tab. Oh my. Ang laki na nito. So, hindi ko alam. Uy, may nangalkal. May nangalkal. May nangalkal. May nangalkal nitong ating ano, ito ilalagay ko to guys sa ating raised bed. Uy. May nagkahulihan ng ibon. Oh, ayan. It's either ahas or si Bebang. Ayan, oh. May balahibo ng ibon. Doesn't have battery. Mano battery? Si Kuya. Yan ang si Ben at yung magtatay mahilig magpalipad ng eroplano. Stars fading away. You said I don't know where the food is. Where's the what? Inorderan ko ng pagkain si Bebang at si Kali. Wow! Si Bebang nakikinood lang siya. Ha? Ikaw yung star of ano, itong ating YouTube. Ikaw ang YouTube star nitong ating channel. Ha? Ano yung problema mo na naman? Puro ka reklamo eh. Doon sa bahay ang kain. Ha? Huh? That's your airplane box? Yeah, there. Ah, then the airplane box ni Ben. I like your airplane. Nice. Whoa, kay Ben yun, kay Ben. Whoa! Si Kuya hindi siya mahilig sa ano, ang kanya ano, bisikleta. Yung ganyan. Oh, yung kay Daddy. Another car. Wow. Wow, Ben. Wow. Wow.
So, ngayon lang ako nakabalik mag-vlog and alauna imedya na. So, naghiwa ako ng isang buong manok. And then, gagawin ko siya na, alam mo naman yung ating 3 meals, ganyan. So, ito, i-air fry ko lang siya. Ang pagkakamali ko, natanggal ko yung balat nito. Okay? So, air fry ko to for daddy. Tapos, ayun, babalatan ko pa yung tubig kasi madugo-dugo pa. Ilang beses ko nitong nahugasan. And then, mashed potato. May rice. And then, ito yung ano, bone broth para kay Ben. Especially, paborito niya, guys, yung bone broth. Na, hindi ko na siya lalagyan ng gulay. Ganyan lang, yung pinakulo na mga buto-buto ng manok na may konting laman. And then, onion, salt and pepper lang. Yun lang. Or, thyme leaves pala lagyan natin. Ayan, so lagyan ko siya ng thyme leaves. Yan lang, tapos papakuluan ko siya ng matagal. Ito, dried thyme leaves lang. Paborito to, guys, ni Ben. Tapos may kanin, tapos may lemon. That's it. Kasi nasanay sila na simple lang yung kanilang pagkain. Kaya ganyan, okay lang sa kanila. Hindi ko lalagyan ng gulay. Okay? And then, ang nga palang ginagamit kong chicken is yung heirloom organic chicken na in-order ko, guys, sa online. So, kaya lahat ng parte ng manok na to, ayokong sayangin kasi medyo mahal siya. Alright, so ito yon, yung ating air fry, and then, ito yung chicken breast, siguro for tomorrow na lang to. May gagawin ako dito, so lagay ko siya sa ref. And then, ano pa nga? Ah, ito pala. Siyempre, hindi mo wala ang chicken skin. So ito yung papakain ko ngayon sa mga bata with rice. Kasi kailangan lang silang kumain, din na mahintay yung mga niluluto ko. So yan, ready na. And ready na rin ang rice, papakain natin. Ito yung nakuha kong taba dun sa chickens. Siyempre, hindi ko ito gagamitin. Tatapon ko na yan. Or, ang ginagawa ko, guys, dyan is, kumuha akong paper towel para malinis siya. Kasi hindi niya pwedeng ilagay sa drain. Kasi, magbablock yung drain. Okay? Nang sebo. Magsisebong gusto. Hindi na tumustos yung tubig. And then, lagay ko sa compost pit. Or, diretso sa basurahan. Ganun. Lahat to, puro sa taba ng balat ng manok. Okay? And then, after ko silang mapakain, makaluto, muna tayo sa garden kasi ating i-assemble yung raised bed. Kasi gusto ko na talagang maitanim yung mga strawberries. Hindi ko nahihintayin na matapos ang bunga. Itatanim ko na siya para wala na akong iniisip. Andun na siya sa bed. Alright guys, so see you guys later. And yeah, mamaya sa labas. Kita niyo na mahulas na hulas tayo. So, inumpisahan ko na yung raised bed. And samahan niyo ako guys. Sa pag-assemble. Medyo nangangalahati na ako, guys. So, ayan na ang aking raised bed. So, ngayon, guys, samahan niyo ako sa ating pag-assemble. Yan na yung natapos ko to na lang. Tapos lalagay ko lang doon kasi umuulan na.
tatapusin ko siya. Ano ko nga lang tong camera. Sa safety natin. It's raining. Si Kuya naliligo sa ulan. Bath in the rain. Gusto nilang mag-take a bath sa rain. Tara na, Bebang. Bebang, let's go. Bebang! Tapos ito pa yung isa pang raised bed na Tingnan nyo guys, parang hindi yata siya pantay pero okay na yun dahil yan lang yung the best na magagawa ko sa kanya. Hindi naman talaga pantay itong lupa na to. Parang nakukulangan pa ako Parang kulang pa siya guys dito Dapat ganyan pa siya So mapapansin nyo guys na may mga itim-itim yung fungus sa wood chips, but that's okay. As long as hindi siya, kaya yung wood chips, pag hindi pa siya ready, pag hindi pa siya soil, nag-turn into soil, wag niyong itatanim yung inyong mga halaman kasi ganyan, nagbe-breakdown pa siya, yung mga fungus niya and everything. Kaya nakahiwalay. But next year, pwede niyo itong kunin kasi mag-turn into soil. Kaya wag kayo matakot kung may ganyan. Yan, mga nag-iitim-itim na siya. Dahil it starts to break down dahil ng rain, ng heat, ganon. And so maganda yan. Yun yung process talaga ng bago siya mag-turn into soil. Kaya next year pwede na yan. Pwede na guys yan. Naku, may mga naninilaw. Pag mga naninilaw daw ganyan, sabihin may disease yan. Huwag yung ilalagay sa bed. Kasi parang hindi mahawa yung iba. Tumigil naman na yung ulan. So to pwedeng itapon nyo na sa basurahan para hindi na makahawa. Punin natin yung umuulan nga lang guys Yung raised bed. Punin natin yun. Nakayan nito. Kuya! Ito rin guys. Yan. Guys, lagay din natin sa loob. So yan guys, ang laman ng ating bed. Okay? Yan ang laman ng ating bed, mga logs. And then, tatakpan natin siya ng wood chips. Okay guys? And also nung ating, so I can start with the new one. Lalagay din natin yun doon. And also, ito yung lalagay natin sa top. Finish compost na yan. Alright guys, and ito rin. Okay. It's time to haul the wood chips na nandito sa loob. Okay guys. Ito yung aking pang shovel. And kukuha lang ako ng mask kasi masyado siyang yung maalikabok. Okay guys, layo-layo ko para hindi maulanan kasi medyo uulan na. Okay guys, samahan niyo ako ha. Okay guys, so kailangan natin ng mask kasi sobrang maalikabok to guys. And then, also kung matagal na kayo nandaan yung channel, ito yung nakuha natin sa dumpster. Charan, saka medyo malabo. Kasi hindi ko makita yung, anong tawag doon? Yung construction, ng mga bata. So ito na lang. Lagay ko na dyan. Next naman dito. Ito, papasok ko ng camera kasi umuulan.
Kyoto guys ang aking exercise every day. Patawis tayo. Umuulan na naman. Tumila lang kaya ako nagganon. Basta si Ben. Si Benjamin. Ang cute! Ang cute ng anak ko. Alright guys, so nagpalit ako ng damit kasi sobrang init. Pawis na pawis yung aking pantalon. Pati shirt ko. So okay guys, let's continue yung ginagawa natin sa labas. Uminit na naman. Umuulan na kanina. Ngayon mainit na naman. So yan guys, napuno ko na yung bed ng wood chips from the greenhouse. Next naman is ito. Ilagay natin to. Tsaka yun. Ito hindi pa to finish kampo. So yun yung sa ilalim muna. And then next yun. And then itap natin to. Kung sobra dun sa kabilang bed kasi mayroon pa akong gagawin na kabilang bed. Hi Ben! Okay guys, so napuno na natin yung ating raised bed for the strawberries. Ayan, puno na siya.
So, ang gagawin lang natin, maghihintay lang tayo ng few weeks siguro pag natuyo yung ibabaw. And then, baka bumili ako ng magandang garden soil na pwede ko itap bago natin i-transfer yung mga strawberries. Okay? And then, may isa pa ako dito. Nagagawin ko din the same din. Dito ko naman siya ilalagay sa kabila para termo siya dito tsaka dito. Alright guys, ayan na lang muna. Naubos natin lahat ng compost soil na niluluto natin. So ito yung bago, ito yung galing dun. Basa siya, so kailangan kong matuyo siya. Pero I think ready na rin to. Pwede rin siya ilagay sa top. Ito rin. And then, ito empty na rin yan. So, para sa mga bagong food scraps and everything. Alright guys, yan na lang muna. Ito nakalimutan ko ilagay. Tingnan niyo yung maitsura ko. I'm signing off for today. Thank you guys for watching our vlog for today. Sobrang napagod ako. Ano na, alas 5 na. Eh, nung nag-start ako mga 2. Tingnan niyo yung rosy cheeks tayo. Okay, dito ako sa garage. Sarado ko lang yung garage natin. Kasi wala naman tao. Yung mga bata pumasok na. Makikita niyo pag ako. Yung mga bata, pumasok na sa loob. Sabi ni Ben, kasi mainit daw. And, ano, maalinsangan. Kasi para uulan na naman. So, I'm glad na natapos ko yon. And then, may isa pa. Next time na lang yun, guys. Oh my goodness. Tumang buhok. Alright, guys. Thank you for watching our vlog for today. Maliligo naman ako. And, see you guys on the next vlog. Be yourself, be natural. Have a wonderful day. Bye.